What's up guys? It's me, Marge again. At dito nga ay nag-grocery kami ng aking kapatid para may madala kami sa baryo ng aking uncle. At bago nga kami tuloy yung bumiyahe, ay matend muna kami ng aking kapatid ng Sunday service. At sa wakas nga ay paalis na rin kami at kasama ko nga pala dito ang aking uncle, tita, lola at syempre ang aking family. At dito nga ay ginabi na rin kami at puro matarik nga pala ang aming dinadaanan dito at sinabayan pa ng ulan. At sa wakas ay nakarating na rin kami at makikita mo talaga kung gaano kasimple ang kanilang pamumuhay dito. At sobrang saya ko nga pala dito dahil for the first time ay nakompleto nga palang anak ng aking lola. Eat! Eat! Ano man? Ano? Ala! Ano? Get o! Achi! Jok-jok lang! At yan na nga ang mga bata na talaga namang nagkakasiyahan. Dito nga ay 12 a.m. na ng gabi at ginising na nga yung mga bata para kumain. At syempre, hindi rin naman magpapahalo yung mga matatanda kaya't kami nga rin ay kumain na. At kung makikita nyo nga ay lahat kami ay nakajakit dyan dahil sobrang lamig talaga dito at maliban lamang sa aking tita na nakalimutan niya nga daw ang kanyang jacket. Kaya naman, talagang nagtitiis siya sa lamig. At sa wakas ay umaga na nga at sobrang lamig at napalibutan nga pala itong bahay ng aking uncle ng mga puno ng saging. Nini party yam ambot. Ambot ja tiny party yam. Itay. Bago nga kami dumating dito ay talagang sinabihan ko ng aking mga kapatid na magdala sila ng jacket dahil sobrang lamig talaga pero sabi ng uncle ko ay mas mainit pa nga daw ngayon kasi nung nakaraang araw ay sobrang lamig daw. Hindi nakakano eh. Kukoy, hindi na kaino. Sabi niya po lang kinong. Ay, at ito nga palang aking lola na sobrang bait at siya nga rin pala ang nag-alaga sa akin nung ako'y bata pa. Diyan,
Yan nga palang nasa side ay yung uncle ko na nag-invite sa amin at dito na nga raw kami mag-celebrate ng bagong taon kasi nga daw ay magpa-party nga raw siya ng baboy. Napakasimple nga lang talaga nila sa buhay at sobrang sipag. Sabi niya nga ay hindi siya nakapag-aral kaya kailangan niyang maging masipag at masinop sa pera. Chama na o nga. Kajapay. Chama na o. At nung bandang tanghali nga ay naglakad-lakad kami dito sa kalsada at sobrang daming fern at iba't ibang klase nga ang nakita namin dito. Guys, andito kami ngayon sa Ete et Quirino and ayan guys, nakakita kami ng mga fern. Ayan, na kung saan ito ginagamit namin dati sa school na pang decoration, graduation, ganun, or ayan, ganda't ayan. Sa harap pa naman ay forest. Ayan. And then, yan, puro saging. Saging na yung nakapalibot sa amin. And, ayun, forest ulit yun hanggang dun. Kung makita nyo guys, grabe yung ulap. Kasi sobrang lamig dito. Ayan. Kaya talaga naka-jacket kami. Ayan. Sobrang ganda dito. Ayan, kasama ko po ang aking kapatid na si Michelle at aking tita rin na nagbibideo. Siya po ay kapatid ng aking momsicles. Ayan. Ayan po, kung nakikita nyo yung madaming saging. Ayan. So, kaya kami napunta dito guys kasi yung tito namin ay nakatira dito. And pumasyal kami. And dito na rin kami nag New Year. Ayun o. May mga nag tatanong saging sa bundok. Dito kami at may madaming forest doon. Hindi lang masyadong kita dito sa camera. Pero grabe. Puro forest na guys yung nakapaligid sa amin. Ayan. Forest na yan. Alam also. Gilid pa kabit na tayo. Alam dito. May motor pa eh. Yan guys, may konti-konti pa rin namang, may mga ilan-ilan pala na dumadaan pa rin. Bada na si Matig manipun tu di pun kreno Matig pati id na tao ni uni ijo ano Allah no. Ayan guys, kung makikita nyo ay may lumot-lumot na to kasi sabi ng uncle ko ay laging ang umuulan dito. Ayan, hanggang dun. Lumot-lumot po yan. Pati po dito sa kalsada. Pero wala nga lang tubig dito sa kanal. Ayan, ang ganda ng mga... Ayan. At dito nga ipupuntahan na nga namin yung sinasabi ng uncle ko na bundok na kung saan ay makikita daw namin ang Quirino de Funes at pati na rin daw ang Santiago City. At nakarating na nga kami dito na sabi ng uncle ko ay matatadaw daw namin ang Quirino at Santiago City. Hey!
Ito lang, hanggang ba nito may ito? Daman! 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 Itatanim mo yan, ma? Okay natin sana. Ay, oo nga. Oo nga, kasi wala palang mga tanim sa ano. So, lang pa ako, ma. Kumalapan. Ah, okay. Ituyat at mungulin. Paano mo dahil siya lang ang bitin luwat. Iitang unlock penet. Strawberry. Wild strawberry. Oh, yan guys. Ang tawag namin dito ay tawag namin dito ay unlock penet. Mga wild strawberry na tumutubo lang kung saan. Okay. Ayan. Kaya lang walang ganong walang ganong inog guys. Ayan. So kinukuha nila. Kukuha siya. At habang papauwi nga kami ay nakakita kami ng mga bulaklak, kaya naman naisipan namin na kumuha at itanim sa aming bahay. At pagkauwi nga namin ay nagpalaro na kami ng mga bata at yung mga taga rito nga na bata ay nahihiya pa nga, pero eventually ay napapayag din namin silang maglaro. Yay! Atrisa. Kuram. At syempre, kung merong pambata ay hindi rin naman papatalo ang mga adult. At dito nga ay 3 AM ng umaga at nagpre-prepare na nga kami para umuwi ng Santiago City. Kinabukasan na sana kami uwi, kaya lang yung iba ay meron talagang pasok at hindi talaga sila pwedeng ma-late.